Hello! Greetings, mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat po ng mga ating mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers na nanonood po ngayon sa aking vlog worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-Sky Watcher, ka-Spacer, and Space Commander, Sir Jun Cahigal, welcoming you to another of my ka-Spacers vlog. So, pag-uusapan po natin ngayon, mga ka-Sky Watchers, mga ka-Spacers, ay collimation. Kagaya po ng sinabi ko sa part 1 ng ating vlog about all about telescopes, collimation is necessary, lalong-lalo na po sa mga reflectors na kagaya nito, no? Ang collimation is a procedure wherein we align the mirrors of a reflecting telescope. And kasi po yung mga reflecting telescopes na kagaya nito, lalo na po pag tinatransport yung mga ganitong klaseng telescopes, they are prone to misalignment yung mga mirrors niya. So if you want good, sharp images of the moon, the planets, or other celestial objects, and if you're using a reflecting telescope like this one, kailangan po natin i-collimate yung mga mirrors or kailangan po natin i-align yung mga mirrors. So gagamit po tayo ng isang instrument called a laser collimator. At yun ang ating i-feature po natin ngayon. We will collimate this reflecting telescope. Ito po yung aking RX Venture Reflecting Telescope. Alright po, mga ka-Sky Watchers, mga ka-Spacers. So, bago po tayo magpatuloy sa ating vlog ngayong araw na ito, please don't forget to like and share this video so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Kasi yan po ang ating kailangan ngayon. We really need more scientists, we need engineers, we need geneticists, we need doctors and nurses para sa ikawunlad ng ating bansa. And also, don't forget to follow us on our Facebook page, the Sky Watchers Society of Las Piñas. Follow us also on our Facebook page, the Bedan Society of Young Astronomers. And follow me also on my YouTube channel. May YouTube channel po ako, the Science Guy, Professor Jun Cahigal. Don't forget to subscribe and click on that notification bell so that you would be updated on my future videos. So, bago po natin ituloy itong ating vlog ngayong araw na ito, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, The Science Guy, Professor Jun Cahigal. So, tara po mga ka-Sky Watchers, mga ka-Spacers, and let's take a look at this RX Venture Reflecting Telescope and tingnan po natin kung paano natin siya i-collimate. Come on, let's go! Alright, mga ka-Sky Watchers, mga ka-Spacers natin, this is my Venture RX Reflecting Telescope. So, pinapakita ko po yung specs niya. Ayan po, yung focal length ng telescope, that's about 900 mm. The objective mirror, yung primary mirror, has a diameter of 114 mm. Alright, and kagaya ng sinabi ko in my first vlog about yung title niya, All About Telescopes, eh bagong palit po yung primary mirror niya. Kasi nung binili ko ito sa Japan Surplus Shop, eh ang daming gasgas ng primary mirror. Ayan, so buti na lang po nakahanap tayo ng replacement mirror sa Lazada. Alright, and yung finder scope niya, again, the finder scope is important para madali natin mahanap yung ating target. Hindi po ito yung original. Alright. So, pinilitan ko siya, in-upgrade ko siya into a Siboney, no, finder scope. Subok na yung Siboney finder scope at napakaganda po at madaling kong hanapin yung aking mga targets. Alright, ito po yung eyepiece. This is the focuser.
And ito po, kasi nawala ko po yung takip niya, no? Yung parang dust cover niya. So ang ginawa ko po, kinuha ko yung basurahan namin, pinutol ko ng parang ganito. Nilagyan ko ng konting padding para magkasya po siya. Yan, diskarte lang po yan. Kasi kailangan din ng dust cover to para hindi malikbukan yung loob. And ito po yung kanyang primary mirror. Ayan po. And so the primary mirror collects the light. Ayan po, no? Ayan yung primary mirror nitong RX Venture Reflecting Telescope. And malapit po dito, ito po yung secondary mirror niya. Alright. So yung primary mirror nasa likod, and this is the secondary mirror. Okay, ito po yung focuser niya, and ito po yung eyepiece. Alright. Okay, and ito po yung kanyang equatorial mount or EQ mount. Ayan po. Alright. Okay, so ito po yung this is the right ascension knob, and ito po yung declination knob. Alright, and ito po, hindi to po yung, actually ito po yung base lang po ng isang relo, no? Diniskartehan ko na lang para mas spread out ko po yung tripod for more stability. Kasi yung original nito, maliit po ito eh. So baka mahulog or matumba yung tripod. So ang ginawa ko, kumuha ko ng medyo malaking relo na sira. Kinuha ko yung parang takip niya, and ito yung ginamit ko. Yan, konting diskarte ulit yan. Ayan. So again, like what I mentioned, I bought this telescope sa isang Japan surplus shop. Alright, and ito yung mga collimation screws niya. Ayan po. Ayan, no? Para ma-collimate natin to. Alright, so in a few minutes po, I will collimate this Venture RX Reflecting Telescope. Alright. Hello, greetings at magandang araw po sa inyong lahat. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cahigal. Nandito naman po tayo sa ating vlog. And ito po ngayon yung part 2 ng ating vlog about itong Plus Venture Reflecting Telescope. Dun sa aking unang vlog, inayos natin ito. Yung pinakinis natin yung kanyang body tube. Inayos po natin yung focuser. Ito po yung focuser niya. Ayan po. So kung makikita nyo po, ayan, gumagalaw na. Oh. Ayan, naayos na natin siya. Diba? Okay, so okay na tayo dyan. Nilinis natin yung loob. Then yung primary mirror niya, malinis na rin. Ayan po. Alright, and itong kanyang finder scope, kinabit ko na rin. Pero kung nakikita nyo, may basag. Ayan, may basag dito. And umorder na po ako sa Lazada. Papalitan natin to ng Sibuni. Ayan, para mas maganda po. So, ang tabayanan nyo po yun. Pakikita ko sa inyo kung ano nang itsura pag kinabit na natin yung bago niyang finder scope. In the meantime, ito muna po yung gagamitin natin. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, te-testingin ngayon natin itong Plus Venture Reflecting Telescope. So ikakabit na natin siya sa kanyang tripod na inayos ko din nung nakaraang araw. Alright, so bago natin siya ikabit sa kanyang equatorial mount tripod assembly at bago natin siya testingin, kailangan muna natin siyang i-collimate. Alright, anong ibig sabihin ng collimate? So ito po yung procedure na pag-a-align ng mga mirrors. Kasi reflecting telescope ito, the reflecting telescope make use of mirrors to produce the magnified image of the distant object.
And dapat aligned yung mga mirrors niya para yung image ay nasa focus. At maganda, very sharp yung image ang mabibigay ng telescope, kahit na mura to na nakuha ko, na talagang second hand. Nakikita niyo naman, may mga gasgas po. At least mabawi po na. And yung mirror po, kung naalala niyo sa aking unang vlog, diba maraming gasgas din yung mirror niya, yung primary mirror. Ibawi ngayon natin sa alignment. So we will see to it that the mirrors, both secondary, nandito yung secondary mirror niya nasa loob, and yung primary mirror dito sa loob ay aligned. So yung procedure na yan ay tinatawag natin na collimation. So paano natin gagawin yan? Paano natin i-align yung mga mirrors niya? Gagamit po tayo nito. Yan. It's a laser collimator. Alright. Actually, may isa pang way yung Cheshire na collimator. Pero mas gusto ko itong laser collimator na to. Alright. So, ganito lang siya. Yan. Alright. Para lang siyang laser pointer. Ayan. Alright. And may mga settings to. Ayan. 0, 1 hanggang 7. So, yung 7 po, malakas po yung ano, laser light na ipinoproduce niya. So, ang collimator basically parang yan. It's a laser device. Ayan po. Alright. And, ayan, meron din dito para sa primary mirror po ito. I'm not sure kung ano yung principle nito. Pero, ito yung ginagamit ko for collimating my reflecting telescopes. So usually mga reflecting telescopes yung kinocollimate. Yung refractor, hindi, kasi fixed na po yung lenses niya. And yun ang advantage ng refracting telescope. Very sturdy siya. Hindi na kailangan i-collimate yung refractor. Pero ang mga reflectors, kagaya nito, kailangan i-collimate. Alright, kasi pag binabiyahe ito, usually pag yung mga reflecting telescopes binabiyahe, nakasakay sa kotse, at pag nalulubak yung kotse, there is a tendency na ma-misalign yung mga mirrors. So talagang most of the time, ang mga reflecting telescopes talagang kinocollimate siya to give you the best possible image. Ayan po. Yun po yung disadvantage ng reflecting telescope. Yun ang isa sa mga disadvantages. So, ano lang siya? Kailangan lang i-collimate yung mga mirrors once in a while. Unlike ang refractors. Ang refractors, there is no need to collimate the lenses. Ito kailangan kasi ito eh, pag naano sa likod ng tinatransport, nauuga yung mga mirrors niya. Ayan. So, lahat ng mga reflecting telescopes ko, kinocollimate ko. Kaya, very important to sa akin, itong laser collimator na to. Alright. Ito, inakuha ko sa Lazada. Kasi ko mga 1.5 ito. Or less than 1,000 noon. Matagal na rin to sa akin. Mga 5 years na rin. Alright. Pero ito talagang very useful to collimate. So sa mga may-ari ng mga reflecting telescopes natin dyan, mga ka-spacers, hindi lang tayo basta gamit ang gamit ng reflecting telescopes, no? Kailangan din natin, we see to it that the mirrors are aligned. And how do we do that? We need this, the laser collimator. So ito, ilalagay natin siya dito sa eyepiece. Ayan. So, tatanggalin natin ito. Yung eyepiece. At ilalagay natin siya dito. Alright. Okay, so i-ano ko lang siya. Oh, natanggal. Mali pala yung pihit ko. Ayan. Balik natin. Alright. Okay, so habang pinipihit ko ito, shout out po sa lahat ng mga ka-spacers natin na nakatutok po ngayon.
Ayan, marami pong salamat. Please like and share itong ating vlog para makaabot sa maraming tao at marami po kayong matututunan. Ito ay based from my experience as an amateur astronomer. Hindi naman po ako ganyang kagaling. I'm just an ordinary amateur astronomer, astronomy enthusiast na talagang hilig ko lang sa ganitong gawain. Kasi ang telescope ko ay parang spaceship yan eh. Habang sumisilip tayo sa eyepiece, para tayong nakasakay sa Apollo spacecraft. Yan, kasi nung bata ko, gusto ko maging astronaut. Okay, so, i-ano ko muna, pakikita ko sa inyo, i-on ko yung laser, at pakikita ko sa inyo kung ang telescope ay misalign yung mga mirrors or okay na. Alright, mga ka-spacers. A few moments later. Okay, mga ka-spacers, so naka-on natin yung laser collimator natin. Naka-on na siya. So ipapakita ko sa inyo yung laser light. Ayan, so nakikita niyo po yun. So yung pulang dot na yan, that's the laser light do sa ating laser collimator. So ang una natin gagawin ay i-align muna natin yung secondary mirror niya. Yung secondary mirror, ito yung flat mirror na naka angle to about 45 degrees para yung ilaw na nakolekta ng primary mirror ay ma-reflect dito sa eyepiece natin. Alright, so dapat yung laser na yun nasa gitna ng primary mirror. Ayan, so nakikita nyo. No? Kasi actually, kinolimit ko na to kanina kasi medyo mabusisi. It took me 45 minutes just to collimate the whole telescope. So kung makikita po ninyo, ayan o, nasa gitna na po yung laser light, nasa gitna or nasa center ng primary mirror. So ibig sabihin yan, aligned. Okay na tayo sa secondary mirror. Paano ko ginawa yan? So nakikita nyo dito, may tatlong ano dito, screws na i-adjust ko lang para masentro yung laser light na yun sa gitna o sa center ng primary mirror. So ina-adjust ko itong tatlo, meron tatlong screws dito gamit itong Phillips screwdriver para ma-centro natin yung laser dot na yan sa center ng primary mirror. Ayan po. So okay na po tayo sa secondary mirror. Aligned siya o. Nasa gitna talaga. Galing. Oh, nag-say nyo dyan, mga ka-spacers. Talagang confident ako na this telescope will give us a very good image in spite of the shortcomings ng primary mirror. No? Alright. So, confident ako na magbibigay ito ng magandang image ng buwan. Alright. Ayan. So, yun talaga yung natin, no? I-share ko po itong telescope na ito sa inyo. Yan, kasi ang halaga po ng telescope ay hindi sa ganda, kung hindi sa kung ilang mga mata ang nakasilip na nito. Ayan, so we would like to share this telescope to you, mga ka-spacers. Yan, sa aming mga free public telescope viewings. Yan. Okay, actually lahat ng reflecting telescopes ang gaganitin ko din. Kaya dito na yung time kasi tag-ulan na ho eh, kailangan na bago mag-astro season, align lahat ng mirrors ang aking reflecting telescopes. Alright, eto kasi babawi tayo dito sa at least kahit na pangit yung primary mirror niya, maraming mga scratches, ibawi natin sa alignment. Ayan. Okay. Sige, doon naman tayo sa primary mirror. So, i-align natin yung primary mirror. Okay, mga ka-spacers. So, let's go. A few moments later. Alright, mga ka-spacers. So, na-align na natin yung secondary mirror. Ang i-align natin ngayon ay yung primary mirror. Alright. So, nakikita nyo itong part ng laser collimator natin. Ayan po yung parang may bullseye. At makikita niyo yung laser dot na yan. Alright. So, ang ibig lang sabihin po niyan, mga ka-spacers, hindi po aligned ang primary mirror. Alright. Dapat
laser dot na yan ay pumunta dun sa bullseye mismo, dapat hindi natin siya makikita. Eh, nakikita natin yung laser dot, so that means hindi po aligned ang primary mirror niya. So, ang gagawin natin ngayon, dito sa likod, yan, may tatlong screws dito. Ayan, ito. 1, 2, 3. So, gagalawin natin ito at the same time, sisilipin natin ito hanggat sa mawala po yung laser dot na yan. So, pag nawala po yung laser dot, that means aligned na po yung ating primary mirror. Okay, so, ito na po yung ating screwdriver. At i-adjust ngayon natin ito. Alright, here we go. O, tignan nyo yung laser dot. Dapat mawala yun. Yun, nawala. O, ito ulit. Ayan, ha. O, yan, nakikita nyo yan, ha. O, wala na. O, yun. Alright. Okay, so that means mga ka-spacers, aligned na po yung ating primary mirror. Alright po. Ayan, ito yung ginalaw natin ito. Ayan, so aligned na po siya mga ka-spacer. So we are good to go. Ayan, isa-set up na ho natin yung telescope na tinalagay ngayon natin sa kanyang equatorial mount na inayos ko din nung nakarang araw. Alright po, yan ang ating vlog ngayon about collimating itong Venture RX Reflecting Telescope. Again, collimation means ito yung pag-align ng mga mirrors ng reflecting telescope. Kasi kailangan naka-align yung mga mirrors, both secondary and primary mirror, to give this telescope the best image possible. And dyan natin ibabawi yan. Alright? Okay po, so in my next vlog, isa-set up ngayon natin yung telescope na to sa kanyang equatorial mount tripod assembly. Alright po, marami pong salamat. Sana marami kayong natutunan ngayon sa ating topic. Alright. Okay mga ka-spacers, nandito na naman tayo. Magandang araw. This is your ka-spacer and Space Commander, Sir Jun Cahigal. And yung sa aking vlog, kinolimate po yung kinolimate ko po yung aking Plus Venture RX Reflecting Telescope. Again, collimation means na dapat ito isang procedure na yung mga mirrors nito, both the primary and the secondary mirrors ng reflecting telescope ay dapat aligned. Alright, para ang telescope na ito ay magbigay ng sharp, clear image. Dapat aligned yung secondary mirror niya dito and yung primary mirror dito sa baba. Okay, so ginawa natin kanina yan sa RX Plus Venture Reflecting Telescope. By the way, ang mga reflecting telescopes, kasi one of the disadvantages ng reflecting telescopes is that you should collimate it once in a while. Kasi sa pagta-transport, sa pagpabiyahe ng mga telescopes na ito, ng mga reflecting telescopes, minsan nami-misalign po yung mga mirror. Dahil siguro nalulubak yung kotse, nauuga. Pagta-transport ng mga reflecting telescopes na ito for public telescope viewing, nauuga sila. So, may posibilidad na ma-misalign yung mirrors niya at hindi siya makapagbigay ng magandang image. So, kailangan na-collimate natin din siya once in a while. Alright, so i-collimate natin itong Voyager, si Voyager, Vixen Voyager Reflecting Telescope. Yan. So, ginagamit ko to sa ating astronomy outreach and napakaswerte ko po dito sa telescope na ito. Kasi, ganun din sa RX Venture. Alam niyo po mga ka-spacers, nakuha ko lang din ito sa Facebook Marketplace. Again, sa halagang 2,000 pesos din. Napaganda ng tripod at maganda yung body. Oh. Tignan niyo ang kinis. Oh, walang kagasgas-gasgas. Halos parang bago. Ang wala lang is yung eyepiece. So, hinanapan ko siya ng adapter. Naghanap pa ako ng mga adapter para ma-fit ko itong eyepiece natin na Plosil.
Pero ito hindi ito kasama. Ayan, sa akin na ito. Ayan, so ito lang talaga itong adapter na ito, yung ginawang ko ng paraan. Kasi nung binili ko ito, wala siya talagang ganyan. Hanggang dito lang po siya. Alright, pero ang ganda ng focuser. Ayan po, ang ganda. Higpit, ang ganda. And yung finder scope nyo, ang ganda oh. Yun, ang ganda ng finder scope. And malinis pa yung mirror. Ayan, primary mirror, nandyan yung secondary mirror, napakalinis. Kaya hindi ko na binother na buksan pa. Ayan, ang ganda na itong si Voyager. Pangalan niya ay Voyager. Alright. Ibang klase rin to, yellow yung telescope. Alright. Okay, so ang gagawin po natin ngayon ay i-ano natin siya. I-collimate din. So, i-align natin yung mga mirrors. So, gagamitin natin ulit itong ating... Ayan. Alright, ito. Itong ating laser collimator. Ayan. So, ilalagay natin siya sa eyepiece. And let's align the secondary and primary mirrors. Okay po mga ka-spacers. So, let's go. Ayan. Alright. Mas magiging astig ka, Voyager. A few moments later. Alright, so ito mga ka-spacers, inalign ko na yung secondary mirror. And ako makikita nyo yung laser dot, yung red. Ayan po, ayan, nasa gitna na ho ng primary mirror. Ayan, yung... Ayan, hindi yung ano ha, yung matingkad na red, yung medyo faint na red. Ayan po, nasa gitna na po ng secondary, ng primary mirror. It took me 15 minutes, pasensya na kayo, to align the secondary mirror. Ayan, ginalaw ko itong tatlong screws na ito, nakikita nyo dito. Ayan po yung adjustment ng secondary mirror para magitna natin yung red dot na yan sa gitna ng primary mirror. Ayan po, gitnang-gitna na siya. Alright, so that means na yung secondary mirror niya ay aligned na. Alright, ang hirap, mahirap talaga ho. Talagang you have to be patient sa pag-a-adjust ng tatlong screws na ito saka itong nasa gitna. Ayan, para mahigpitan natin. Ayan, so nakikita niyo po mga spacers, no? Yung faint red dot po yung tignan niyo, yung medyo matingkad na red dot, yun yung reflection ng collimator. Pero yung medyo faint na red dot, yun po yung tinitignan ko. So, nasa gitna siya. So, ibig sabihin, yung secondary mirror niya ay aligned. Alright, so, align naman natin yung primary mirror niya. Alright, let's go! A few moments later. Alright, mga ka-spacers. So, in this segment of our vlog, i-align na natin yung primary mirror. Very important yan. So, kung makikita nyo yung ating laser collimator, ayan, nakikita nyo yung red dot na yan, wala sa bullseye. Ayan, nakikita nyo mga ka-spacers, wala sa bullseye yung red dot. So, that means na hindi aligned yung primary mirror niya. Alright? So, kanina, ina-align na natin yung secondary mirror. So, ito, ia-align ngayon natin yung primary mirror niya. So, meron dito mga screws. Ito yung parang collimation screws niya. Ito. Ito. Saka, ito. Ayan. So, ang gagawin natin, i-adjust lang natin sila hanggang sa, ayan, nakasetup na. Hanggang sa mawala yung red dot na yan, mapunta sa bullseye. Alright, ready mga ka-spacers. Here we go. I-coating ko na yung yun. Na nakikita nyo. Yun. Yan. Nawala na. Yun. Alright. Ayan. Okay. Ayan. Nakita nyo. Wala na. Konti na lang. Pero okay na yan. Ayan. Alright. So, that means... na aligned na yung primary mirror niya. Ito yung ginalaw ko. So, higpitin ko na lang. Ito yung mga tightening screws niya. Ito. So, higpitan ko na lang yan. Alright. So, this Vixen Voyager is now good to go.
for public telescope viewing. Yan. Shout out kay Rafael, isa sa mga volunteers ko sa Skywatcher Society na siya yung nag-ooperate nito. Alright. Yan, nakikita nyo, wala na. Ayan, so align na yung primary mirror. Ayan, so again, we are sharing this telescope to you mga ka-spacers because the value of the telescope ay hindi sa ganda or yung presyo niya. No, napakamurang telescope na ito. Ang the value of the telescope ay kung ilan ang nakasilip sa kanyang eyepiece. So, pag mas marami ang sumilip, mas valuable yung telescope. Ayan. So, hindi natin ito ipagdadamot sa inyo, mga ka-spacers. So, we will share this telescope to all the ka-spacers out there. Ayan. So, just check our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas and the Bedan Society of Young Astronomers for updates sa aming public telescope viewings at Robinson's, Las Piñas, and sa Vista Mall, Global South, and kung saan po kami ma-assign. Alright? So, yan. Sineshare po namin ang aming mga telescopes. Ayan. Eh, dapat hindi to pinagdadamot. Diba ka, mga ka-spacers, no? Dapat sineshare natin ito. While. Or, again, collimation is the aligning of the mirrors. Kasi subject to ano to yung ang reflecting telescope talaga subject to yung pag nagta-travel, pag ginagalaw nami-misalign yung mirrors unlike yung refractor. No? All right, so maraming pong salamat sa mga nakatutok ngayon. So please like, share and subscribe. Maraming salamat po. All right, mga ka-sky watchers, there you have it. That is the procedure called collimation. And again, collimation is necessary para po yung mga telescopes na kagaya nito will give you clear and sharp images of your targets like the moon and the planets. Kasi po yung mga reflectors na kagaya nitong RX Venture Reflecting Telescope ay prone to mirror misalignment, lalo na po pag tinatransport sa kotse. Lalo na pag nalubak yung kotse, talagang mamisalign po yung mga mirrors. So I see to it that before we conduct our free public telescope viewings, eh lahat po yung mga reflectors na gagamitin namin ay collimated lahat. Alright, so sana po marami kayong natutunan sa ating vlog ngayong araw na ito. And pakiusap lang mga ka-skywatchers, mga ka-spacers, don't forget to like and share this vlog so that we could reach more people. Lalong-lalong po ang mga estudyante natin up there so that they would be engaged. And they would be inspired to love the sciences. And yun po yung aming advocacy dito sa Skywatcher Society of Las Piñas and also sa Bedan Society of Young Astronomers. We bring the telescope to you, mga ka-skywatchers and mga ka-spacers. And don't forget to follow us on our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas. Don't forget also to follow us on our Facebook page, the Bedan Society of Young Astronomers. And subscribe po sa aking YouTube channel, The Science Guy, Professor Jun Cahiga. Please subscribe to my YouTube channel. Again, The Science Guy, Professor Jun Cahiga. Click on that notification bell so that you would be updated on our future videos. Alright po mga ka-spacers, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating vlog ngayong araw na ito. And again, like what I always say, live long and prosper. And don't forget to always keep your space. This is your ka-spacer, ka-skywatcher, and space commander, Sir Jun Cahiga. Maraming pong salamat and sa susunod na vlog po ay pag-uusapan natin ay mga eyepieces and Barlow lenses. Salamat po!